Yun, what's up mga kalokotoy? Siya na namang NFT game review, no? Pangalan nito ay Predator Game. Okay? So, wala naman masyadong bago or kagandahan dito sa website nila, no? Typically, enticing yung graphics and the characters itself kasi parang kakaiba sila. No, ibig sabihin may mga guns. So, hindi natin alam kung ano pa yung gameplay. Kaya samahan nyo ako, pasukin natin tong lahat. Okay? So, ito yung kanilang characters, no? Available siya through Android, nakalagay naman dito. Wala iOS na naman, no? Android and Windows. Okay? So, pwede yan sa phone. Huwag na po kayo magtanong. Pwede ang cellphone. Pwede po. So, gaming how to play. So, ito siya. Ayan. So, papakita ko na sa inyo yung demo. Kasi hindi nila nilagay dito sa kanilang website yung demo nitong game, eh. Pero papakita ko sa inyo. Okay? So ito siya, no? Sa mismong official website nila to, ng Predator Coin. So, kung ano napapansin nyo, may kapareha siyang gameplay dito sa atin sa nilalaro ngayon, no? Sa handheld, which is yung tawag natin yung mga parang Nintendo na Smash Bros. Parang ganun yung gameplay niya, pero ito naman kasi is barilan kayo. Ayan, with daily missions, you can earn tokens and make money while having fun. Oh, make money while having fun. So, ayan siya. Pero hindi ko nakita kung free-to-play pa. So, ayan. Wala siya nakalagay na free-to-play. Play-to-earn lang. 2D shooter. Ah, maganda dyan. Ayan. 20v20. Fast gameplay and even faster earning. So, wag naman sana yung... You can earn tokens and make money while having fun. Ang pangit nandito, wag naman sana yung faster money. Kasi baka mamaya madrain na naman yung LP. Magkatipihan na naman, magkaupusan na naman ang premyo. Yun lang naman ang aking side. So actually, itong ano, marketplace is play, makita nyo na yan siya sa website. Ayan, makita nyo na yan siya. So ayan, kung makita nyo, para siyang ano, yung Smash Bros. See you soon and be ready to fill your pockets. Ayan, so wala sinabi kung free to play, no? Pero nakalagay NFTs siya, so which is kailangan yung ang bumili. So ayan, galing sa mismong Predator NFT official trailer po ito. So ayan siya, para siyang Smash Bros. So nakita nyo na yung gameplay, nakita nyo na kung anong gagawin. So ito yung mga NFTs. Sa Tokenomic ang pangalan nila, no? Ayan, liquidity nila is 35%, reward 47%, strategic sales 10, charity foundation. Wow, para siya yung Green Belly, no? Yung Green Belly naman kasi is parang helping Mother Earth. Ito naman siya is charity foundation. For developers, which is for me is a good sign dahil ang developers ay 3% lang ang ano, ang kinakain nila. Sometimes kasi minsan 15. Okay? So October na po tayo ngayon. So register within the game. Create rooms for fight. So, hindi ko alam kung pwede na siya ngayon, no? Pero na-download ko na yan siya. Hindi ko lang maintindihan. Papakita ko rin sa inyo yung mismong dinownload ko. So, buy skins, buy avatar, quick purchases that will affect the game. So, sa October yan. Tapos, ito, babasahin ko na, no? Medyo pinagtunan din nila ng pansin tong white paper. Ito lang, medyo lumagpas. So, sa January 2, 2020... So, ang update nila, October 1, 2022, wala na yata ang other than that, no? And the next update na is January 2, 2020. Competitive Gameplay Spectator Game Mode. Ito nga sa Spectator Game Mode, nabasa ko na rin siya kasi, na pwede kayo ditong mag-betting. So, papa-explain ko rin sa inyo yan. Compete again other teams and earn yan ngayon 20x20, win by betting on the tournament. So, betting game din kasi to. So, sa April 3, 2022, mixing yan, contract system to rent. So, hindi ko alam kung anong rent. Kung scholarship, pwede magpahiram or ganon. We'll see about that sa April pa, next year. So, sa frequently asked question nila, ito po, medyo maigpit po ang kanilang requirements. So, Android 7.0 with 1GB RAM and 300MB space. Sa computer naman, sa PC, no, dual core processor at 1.6GHz, no, or higher 2GB RAM. Tapos, at least Windows 7 hanggang 10. At least 300MB storage. So, sa game rules, ayan, basic lang naman din to. Hindi ko pa siya ma-ano sa inyo kasi wala pa naman yung mismong game. So, for version 3.0,
sa mixing probabilities, will be possible to mix two predators and spawn a third with combined characteristic and ability. So, para siyang fusion. Pero okay din yan. Good din to. Combining. So, ito lang medyo... sabi ko sa inyo, pag may hindi ako nakikita na mga faces sa mga website nila, no? Para sa akin, minus points yan. Or should I say red flag? Hindi ko naman sinasabing scam. Oh, yun lang. Kasi nahanap ko yan si Sir, ano yung Alberto Milan. Pati yung who is the owner of Predator Games. Hindi ko siya makakita. So, kung makikita nyo siya, ipa-comment down na lang ako. Yan sila. Team of 5 lang sila, no? Ayan. So, yun lang basic. Pwede kayong ano, NFT 2D shooter siya. So, Facebook, yung halos yung iba dito is not working pa. Pero nakasali na ako sa Telegram. Ayan. Okay. So, nandito naman eh. Tokenomics. Tapos, roadmap, fact. Pre-click niya, question, community, white paper. Ito na yung white paper. So, makikita nyo ganito, player name. Ito kasi sa Trinay ko. Trinay ko, papakita ko sa inyo mamaya. Hindi ko maintindihan. At least, hindi sila, alam nyo na kung ano yung nangi-scam sa atin. Ibang bansa po ito, medyo hindi sila doon nakatira. Iba po ito. Okay? So, 2D worlds po ito. Defend yourself using Predator. So, ayan nga. Kailangan nyo using Predator. So, kailangan nyo bumili ng NFT na Predator. Sa world, ayan. Sa biotech, yun nga yung paano sila ginawa. Tapos, sa game mode, ito yung medyo okay din, oh. Meron silang adventure. Tapos, team matches nga. Tapos, competitive matches. Ito yung 20, parang ano, parang COD na 20 versus 20. So, the platform will set up a multi-game tournament. So, okay lang. First ko rin ito nakita kasi may pa-tournament. Ito yung sa spectator, you can bet. Ayun yung sinasabi ko na parang betting or pupusta kayo dun sa mga manok nyo or sa mga predator nyo. Kung sino yung mga gusto nyo, paano, player na lagyan ng pusta. Watch the game and if he wins, you win. You will have possibility to assist him by buying items or improvements to its predator, but you will only have few seconds to do so. Quick decisions if you want to help if achieve. So tulungan pala kayo dito sa spectator kasi sometimes sa CS:GO, ayan yung spectator o kaya sa yung Counter-Strike, spectator ka lang, pero dito magtutulungan kayo then magkakapustahan, okay? So sa reward naman medyo mahaba-haba to, ah. Daily missions 'yan. Ayan, kill, may mga task talaga sila dito. So, magiging busy ka sa larong to. Hindi to yung click to earn. Weekly missions, meron din. Sa betting, dito papasok si yung competitive tournament, tsaka yung spectator sa bets. Pustahan, okay? So, dito lumalaro yung kanilang reward system sa mga to. Sa system requirement, nasabi na natin yan. So, Android pa lang and Windows ang nilagay nila. So, hindi siya web browser game. Sa game rules, ayan. Enter different room against the other player. NPC and eliminate them using the different weapons. So, pag natalo kayo, talo kayo. Be smart when making the decision. Parang dito sa NFT or sa investment. Be smart when making the decision. Huwag maging gullible or pabigla-bigla kayo or na bigla na lang kayong papasok sa game or investment. Okay? So, sa NFTs naman, may health, may jumps, damage, critical damage, weaknesses, characteristics, ayan, may nakalagay dito. So, nakalagay din dito, skill and characteristic to your advantage. So, well, see sa game na to, kung ano magiging game niya. So, sa races nila, may cosmic, may stellar. Sa power level, ayan siya, celestial pures, hybrid, and abomination. Mixing probabilities, ito nga, starting in version 3.0, medyo matagal-tagal pa to. Combined characteristic and abilities of the parent. Sa skill, ayan, may equipment, may health, may jump, grenade. So, basic na to, basic na parang Smash Bros talaga sa Nintendo. Sa powers, ganun din. May leaf, may teleport, may mirror, may double jump, may smoke bomb. Sa weapons, ganun din. Ito yung mga weapons nila, no? Magaganda yung designs nila. Maganda talaga, as in. Para sa akin, goods to. Hindi ko sinasabing scam, legit na project na to, no? Pero goods kasi hindi kinokopya eh, yung isang project. Pinaghandaan, kumbaga, hindi one day project or two days project, mag-start na sila. Ayan. So, sa roadmap, nakita na natin. Tatlo kasi yung roadmap nila eh. Ayan, sa October nga. Ayan, pre-sale. Pero walang October 2022. Hindi ko alam kung buong October is ito na to.
Siguro ito na nga kasi may in-game and marketplace registration na eh. Pero yung Create Rooms, di ko kasi ako makapasok. So, tatlo pa lang yung roadmap nila. It's October, January 2022, tsaka April 2022. So, sa distribution, ito nga, total supply nila is 100 million. Ayan, so, strategic sales then. For devs nila talaga, no, medyo natatawa ako dito kasi first time ko makita ng 3%. Minsan kasi lahat eh. Lahat sa kanila. For developer, compensation for professional that make up the development team for their effort and dedication lock in DEX. Naka-lock in daw siya sa DEX. So, yun nga lang, hindi ko makikita. Kasi nga, ano, kailangan ko na naman mag-ano, wag na, hindi na ako mag-register dyan. Okay. So, strategic sales aim. Promoting printer game lock index din. So, naka-lock it. Ito maganda, Charity Foundation, no? Naka-lock siya. Predator game more than simple game. It has a human project that uses technological advances and the rise of NFTs to make contribution to the benefits of special improvement. Naka-lock din siya for 4 years. So, sa development. Ayan. So, nakita na natin dito. Powered by Unity nga siya. Developed by video games by Unity. Tapos nakalagay din dito, alam nyo na, pag si BEP20. So, sa gas issue, wala silang nilagay dito. Wala silang diniscuss. So, nilagay dito. It's a standard token technology used to implement digital coins or tokens that work on Binance Smart Chain. Sa social media, try nyo dito sa mali. Pero hindi, itong Predator Coin, hindi ito gumagana. Ito kayo mismo magta-type nito sa inyong, sa YouTube. Sorry. So, yun lang off the minus point sa akin. Hindi ko makita yung devs. Pero it's early to say na scam or what kasi hindi pa naman siya actually nagpe-play. No, actually meron na siyang ano eh download. So dito naman tayo kay token kay BS Check EU. Ayan, so risky lang siya. So wala siyang honeypot, 0% din yung mga slippage nila. So ayan nga, holders nila marami na to, 1060. Cannot check devs wallet. Get owner issue, cannot check devs wallet daw. So, dito naman kasi ito, si non-standard one, baka hindi sila pumasa sa standard ng coding ng contract dito. Yan. Medyo mas strict kasi yan eh. Cannot find LP in post, maybe non-existing but needed to be mentioned. Could be hidden or split into multiple wallets. So, tinignan ko na rin yan sa not enough kasi. Mababa pa. Ayan, mababa pa siya. So, medyo ano na, di nila to pin, ano, ewan ko kung pin up nila to. Ayan. September, ito kasi yung pre-sale to eh. Ayan, dito pababa na. So, kung bibili kayo, nasa cents pa lang siya, di ba naman umabot ng $50. Ah, ng $1. So, sa token sniffer, E3. So, yan, tama naman, no? Predator Game Pro. Nakalagay dito, Eclipse Chart. So, habang naghihintay tayo dyan, basahin natin. View Contract Source. Ayan siya. Siguro may hindi lang nalagay dito. Pang mga coder na to talaga, sa mga ano na talaga yan, computer literate na talaga nakabasa dyan. Eclipse naman ito, ito pala yung parang ano din, parang pancake swap, okay? Dito naman tayo, na-deployed tong ano, nalagay to, no? September 29, 2021, 6 days ago. So, ito yung creator wallet niya. Ayan, ang creator wallet niya lang, ang baba. 136.51. Okay. Ito naman yung sa transaction details nila. Nakakita rin naman siya dito. Wala naman medyo nakakatakot. Okay. So, yung creator nila, hindi ganun kalaki yung hawak. 105,000 lang or more or less 7,000. Dito naman, no, first time ko rin makita dito sa token sniffer ng 100% low risk. 100 to 100 low risk. First time ko to nakita. Then, wala rin ako nakita din pala dito na audited ba, kung na-audit na ba sila. So, si token sniff, ayan nga. Low risk. First time ko makakita na itong 100-100. So, token is sellable, not honeypot, slippage 0-0, okay gan. Verified source code. So, tignan nga natin kung verified source code nga talaga yan siya. Kung baka mamaya, hindi pala. Contract source code, similar match. So, may nakalagay siyang similar match dito. Ayan, kaya siguro hindi ito pumasak dun sa contract, nung kontrata niya. Teka, baka mali ako na nakopyahan. D883. So, ayan talaga. Sa contract, ayan. Similar match. This contract matches the developed byte code or the source code for contract. Ayan, meron din nakalagay dito. Kaya minsan magulo din talaga magbusisi. Kaya siguro hindi siya pumasa sa source code. Pero dito naman nakalagay, source exact match naman din yung isa niyang contract. So, dito naman tayo, balik tayo ulit dito kay Token Sniffer. Verified source code siya dito, ah. No prior similar token. Walang proxy contract. Hindi siya possible contract. Tapos, ownership renounce or source code does not contain an owner part
Okay, so medyo okay din dito pero kahit pa paano ownership renounced minsan kasi rug pull pa rin. Nagiging points lang kasi ang pagiging ownership renounced para kahit pa paano. Pero minsan kasi sa isang check, yung isang check din na isang website, nakikita rin doon eh kung ano yung ibig sabihin ng ownership renounced. So sa read contract, tignan natin yung read contract nito. Ni anong pangalan nito? Ito yung sa owner to eh. Ayan. So sa read contract. Oh, ayan, dead na yung address dito ng owner. So sa comments, wala naman sa Predator Game Pro, tignan natin kung naka-lock. Tapos ito nga nakita nga na wala siyang ano, adequate liquidity present. Ayan, nakita din. Ayan, at least lock 99.99%. Lumagpas sa threshold, no? 0.1 na lang. Nakalock ang tanda lang liquidity. Creator's wallet. So, kaya siguro siya 100 dahil dito. So, which is good. Yun nga lang, ano tayo sa... Pero, check nyo pa rin to kung nakakukulangan kayo, no? Kasi nga, may mga red flag pa rin dito kay BS Check EU. So, ayan. So, cannot find LP. Maybe, ano, needed to be mentioned, could be hidden or split into multiple wallets. So, pinigdan natin itong token, yung mismong token niya. So, 1,000 yung transfer niya. Madami-dami na sa holders. Okay. Iba yung nakikita nung isa. So, itigdan natin. Lock to. 65%. 2%. 1%. Ayan, nakalock naman na yung pinaka-majority holders. Token Predator. Ayan. Nakalock naman na to. Okay. So, medyo okay naman. Pero tignan natin yung actual gameplay paglabas. Kung titignan naman natin, no, okay naman yun. May mga similar, ano lang. May mga, and tama, exact match naman sila ng holders dito. And then dito si BS Check EU sa holders. Ayan, 1,060 na to. Ito, 1,058. So, okay naman siya. Basta ito lang. Hanapin nyo agad yung malalaking ano. Na-contract naman na agad siya. So, 1% na lang naman na yung hindi naka... Tsaka below 1% naman na yung hindi nakalock. Then... Okay naman din yung website. So, nasa inyo kung gusto nyo mag-invest dito. Pinakita ko lang sa inyo yung gameplay nito by YouTube nga lang kasi wala pa naman sila nilalagay. So, para sa akin, red flag pa rin to. Para sa akin lang naman, it's my opinion kasi nga in depth hindi natin sila nakikita as ganito. Or maybe they're hiding themselves sa ganitong situation kasi syempre, may malaking pera din ang hawak nila eh. So, baka natatakot sila sa mga buhay nila. Yun din kasi narinig ko sa AMA nung ibang NFT game, kaya bakit di sila nagpapakita ng faces? Dahil na rin sa threat na sa society. Okay? Kasi sa may mga malaking perang involved. Okay? So, yun lang. Maano ko to dito sa Predator game, no? Na para siyang Nintendo Smash Bro. Yung laruan niya. Yung laruan niya talaga maangas. Okay? So, yun lang mga kaloko to. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel regarding dito kay Predator game.